ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May ibang tao na nagagawang bumitaw at sumuko sa laban dahil natatakot na makipagsapalaran. May iba namang nagpapatuloy upang lalong matuto at tumibay. Ikaw, kabarangay, anong laban ang nagturo sa iyo para maging mas matatag at mas matapang na harapin ang bawat hamon ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa milyong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isabella. 43 years old na ako sa ngayon at teacher sa isang public school sa Legazpi, Albay. Isa rin sa mga masusugid ninyong taga-subaybay, ang isishare ko po sa inyo ay naranasan ko 25 years ago. Tubong Montalban, Rizal po ako, Papa Dudut. Anak po ako sa pagkabinata ng aking ama. Sa poder po ako ni tatay lumaki at nagkaisip. Iniwan kasi kami ng nanay ko noong 2 years old pa lamang ako. Pakiramdam ko ay sa akin binubunto noon ni tatay ang galit niya sa aking ina. Lalo at kamukhang kamukha ko ang nanay ko, sabi ng mga kapitbahay namin. Nakuha ko raw ang hugis na mukha niya at ang pagiging chinita. Pati kinis at kulay ng balat na parang Koreana. Kaya po siguro gano'n na lamang kalayo ang loob ng tatay ko sa akin. Lumaki po tuloy akong hindi man lang natikman ang pagmamahal ng isang ama. Simulat sa pool ay wala na pong kaamor-amor sa akin ang tatay ko. Niwala po siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin o sa mga pinagdadaanan ko. Madalas niya akong barahin kapag ibinabalita ko ang achievements ko sa eskwelahan. Parang inis pa siya kapag magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition at graduation day. Minsan pa nga ay sinabihan niya akong wala namang silbi ang mga medalya ko dahil hindi naman daw pwedeng pakuluan at gawing sinabawan. Hindi rin naman daw pwedeng ibenta kaya wala ring pakinabang. Consistent honor student po ako simula nung elementary hanggang high school. Kaya mataas ang pangarap ko sa buhay, Papa Dudut. Gustong gusto ko pong makatapos ng pag-aaral pero hindi talaga interesado ang aking ama na tulungan akong maabot ang simpleng pangarap kong yon. Tutol siya na mag-college pa ako, Papa Dudut. Tuwing bubuksan ko ang topic tungkol sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral, ay nauuwi lang sa mga panlalait niya ang usapan namin. Tapos ay pagagalitan niya ako. Gagatungan pa ng madrasta ko na isa ring mainit ang dugo sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng gana at pag-asa na makatungtong pa ako sa kolehiyo. Hindi na ako kumuha ng entrance exam sa mga university kasi naramdaman kong wala rin namang kabuluhan. Malakas ang loob ni Chamarisa na insultuhin ako at pagsalitaan ng masasakit. Dahil madalas naman niya iyong naririnig sa tatay ko. Minsan pa nga ay hindi man lang ito nangingilag na batukan ako at kurutin kahit sa harap ng aking ama. Alam kasi ng madrasta ko na takot ito na iwanan niya. Palibas ay wala po kasing matinong trabaho ang tatay ko kaya parang sunod-sunuran ito kay Chamarisa. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng gig ang banda niya. At ang kinikita nito ay kulang pa sa pambisyon niya kaya nakaasa talaga siya sa kinakasama. May boyfriend po kasing hapon ang madrasta ko na dati niyang customer noon sa Japan. Madalas itong magbakasyon sa Pilipinas at ipinapasyal naman ni Chamarisa kung saan saang mga hotel, mga club at casino. Kaya habang ang buntot ni tatay ay hinihila ni Chamarisa ay kailangan niyang magtiis sa pagbubunganga nito. Isang araw sa huling pagkakataon ay sinubukan kong kumbinsihin si tatay na tulungan ako na makapag-college. Hindi ko akalain na darating sa puntong mauubos din pala ang pasensya ko at aabot sa hangganan ang aking pagtitimpi, Papa Dudut.
sige na po. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Saan mo pa kukuhain ng pera yung tatay mo? Eh alam mo namang walang trabaho yan. Tart naman! Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko na wala akong trabaho. Hayaan mo! Baka matuloy yung gig namin sa Sumulong. Baka makakuha kami ng regular na pwesto ron. Ganun naman po pala tay eh. Baka pwedeng mag-college na ako. Ano ka ba naman, Isabela? Paano ko suswertin sa trabaho niyan? Eh hindi pa nga, pinangungunahan mo na. Kahit kailan talaga, buwisit ka! Pero kasi tay, sayang naman po kung hindi ako makakapag-college. Ang kulit mo rin eh, no? Hindi ko alam kung paano ka nakagraduate na may honor eh. Ang hina ng pick-up mo. Ano nga ang itutustos sa'yo ng ama mo, eh sa'kin lang din umaasa yan. Kaninong perang aasahan mo sa pag-aaral mo? Sa'kin? Ang kapal naman ang mukha mo. Tart naman, pati ba bata papatulan mo pa? Bata pa ba yan? Damulag na yan ah. Kung tutuusin nga, pwede na yung magbanat ng buto na magkaroon naman ng silbi. Para hindi ang dalawa pa kayong pabigat sa buhay ko. Pabigat po pala eh. Bakit pa kayo nagsusumiksik dito? Sino ba kasing may sabi sa inyo na pumatol sa tatay ko? Kayo naman itong may gustong pumasok sa buhay namin ah. Pagkatapos ngayon, manunumbat kayo? Baka alis na nga. Aba, saan ka pupunta ha? Hoy! Anong sinasabi mong impacta ka ha? Huwag mo ako pinagtataasan ng boses, ingrata ka ha? Ah, ang aray, ano ba? Pintawagod mo! Ka? Eh sa akin naman kayo umaasok! Lalaban ka na? Ha? Kaya mo na? Kaya mo na ako, ha? Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nahihiya? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa! Eh, itong anak mo bastos eh! Akala mo kung sino magsalita? High school pa lang natapos niyan, Rex, ha? Pero kung makasagot, akala mo may pinagmamalaki na! Ano pa kaya kung makapagtrabaho na yan? Eh, di sisipasipahin ka na lang yan! Huwag niyo akong itutulad sa inyo, Chang, na makapalang apog! Sampid lang naman kayo rito eh! Pero kung makaasta kayo, parang kayo talagang nagpapakain sa amin! Bakit, hindi ba? Di ba pera ko ang pinambibili sa lahat ng nilalamon nyo dito? Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ama! Si tatay ang pinapalamon mo, Chang! Pero ako, hindi mo ako palamonin! Lahat ng kinakain ko, pinaghihirapan ko dahil inaalila mo ako sa sarili naming pamamahay! Nakikitira ka lang! Ikaw dapat ang makisama! Kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa bahay namin! Tumigil ka nga, Isabela! Ano bang kagagahan na pinagsasabi mo dyan? Hindi ka na nahihiya sa tiyang mo! Bakit ako mahihiya, tay? Totoo naman ang sinasabi ko! Hindi ka ba talaga titigil? Bakit, tay? Takot kayong lumayas yung kinakasama nyo? Hindi nyo ba talaga kaya magpakalalaki kahit minsan? Paano nyo nalulunok ang mga pinagsasabi niyan sa inyo? Kaya siguro kayo iniwan ni nanay eh! Wala kasi kayong kapangapangarap sa buhay! Kontento na kayo sa ganyan na umaasa sa pinagbuta! Tay, bakit niyo ako sinampal? Kasi, tanga-tanga ka! Marunong lang ako makontento sa kung anong meron ako, kung ano lang ang kaya ko. Hindi ako kagaya mo at ang nanay mo na masyadong ambisyosa. Ngayon, kung ayaw mo sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Ha! Yan ang napalamong maldita ka! Wala ka kasing utang na loob! Buisit ka! Nung makalabas ay nilingon ko pa ng isang beses ang bahay namin bago ako tuluyang umalis. Nung araw na yon, Papa Dudut, bit-bit ang isang bag ng damit. Papa Dudut, masakit na mas pinili ng tatay ko noon ang kinakasama niya kesa sa akin. Para kong sinasakal sa sobrang sakit na malamang hindi pala ako mahalaga sa kanya. Nabaliwala lang pala ang pagmamahal ko at pagsisikap na patunayang mabuti akong anak. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi kaya ni tatay na magpakaama sa akin kahit minsan lang. Ginawa ko naman ang lahat para hindi maging pabigat. Sa totoo lang po ay nasanay na nga akong pagtiisan ang mga pinaglumaang gamit at damit ng iba. Mga gamit na bigay ng mga kapitbahay na naaawa sa akin dahil hindi ako mabilhan ni tatay ng mga bagong damit. Pati mga gamit ko sa eskwela ay puro bigay, mula uniform, sapatos hanggang sa notebook. Sa murang edad ay natuto akong tumanggap ng labada at maglinis ng kulungan ng baboy kapalit ng pamasahe papunta ng eskwelahan. Nagtitinda rin ako ng pulboron, kakanin, minatamis at kung ano-anong paninda ng kapitbahay naming gumagawa ng merienda para lamang may pambaon.
Pagkagaling sa eskwela, hindi ako nagrereklamo kung hindi ako natitirhan ng pagkain. Lahat po yun ay tinitiis ko. Papadudod, saka ko lang nailabas ang kinikimkim kong sama ng loob nang makasakay na ako ng jeep. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko hanggang napaiyak na ako ng malakas. Hindi ko na pinansin kung pinagtitinginan ako ng ibang mga pasahero. Tinalo na rin po kasi ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon at kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala o kahit kaibigan na pwede kong pansamantalang tuluyan. Hindi rin naman ako malapit sa mga kamag-anak namin. Sa sobrang gulo ng isipan ko ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako ng Cubao. Sa paglalakad ko sa lugar ay nakakita ako ng karatula na wanted GRO. Napadalawang isip ako noong una kasi parang alanganing trabaho yon. Pero parang yun na ang sagot sa problema ko. Kasi libre na raw ang pagkain tapos ay pwede pang stay in. Dahil ayokong matulog sa kalsada at wala naman talaga akong alam na mapupuntahan ay lakas loob akong nag-apply. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong edad dahil baka hindi ako matanggap. 17 pa lang kasi ako noon. 9 na buwan pa bago mag-18. Malaking budas naman ako at matangkad. Medyo malusog din ang aking dibdib kaya hindi naman halatang minor de edad ako, Papa Dudut. Nung una ay para akong hihikain sa amoy ng mga usok ng sigarilyo sa loob ng club. Pero nakapag-adjust naman ako kaagad sa sari-saring amoy doon. 2 linggo na ako sa trabaho ng makilala ko si Ronnie, Papa Dudut. 37 years old at isang pulis. Guwapo po siya, matangkad at lalaking lalaki ang datingan. Mukha rin po siyang mabait at maginoong kausap. Upo ka. Sige na, huwag ka na mahiya. Upo ka na. Samahan mo na ako rito. Okay po. Anong gusto mo inumin? Beer o tequila? Sir, hindi ako umiinom ng alak. Okay lang ba kung pineapple juice na lang ang sa akin? Huwag mo na akong tawaging sir, nakakaasiwa. Ronnie na lang. Saka ayos lang sa akin kung hindi ka umiinom. Mabuti nga yun para makapag-uusap tayo ng matino. Hindi naman ako yung tipong mas gustong nilalasing ang babae. Salamat ha. Yung iba kasing customer nagagalit pag hindi umiinom ng alak yung ka-table nila. Hindi naman ako ganun. May ibang balak lang siguro mga ganong lalaki. Bakit? Naka-experience ka na ba ng ganong customer dito? Hindi pa naman. Pero sabi ng mga ibang babae dito, sa dati nilang pinapasukan na club, ganun daw eh, kaya lumipat sila dito. Depende naman yan sa patakaran ng management. May mga club talaga na pinapayagan ng ganyang mga customer. Saka nasa babae na rin yun kung papayag siya. Pero ako kasi, kaya lang ako pupunta sa ganitong lugar para magpalipas ng oras. Para lang magaliw ng konti at may makausap. Kaya pinipili ko rin mga pinupuntahan ko. Gusto ko yung club na tulad nito, tahimik lang. May klas sa mga pumapasok kaya komportable at iwas gulo. Madalas ka ba sa mga club? Para kasing ang dami mong alam eh. Hindi naman ako madalas nagagawi sa mga ganito. Minsan lang pag nababagot ako. Nakakasawa rin kasing puro mga barakot na uniforming nakikita ko sa trabaho araw-araw. Bakit? Ano bang trabaho mo? Militar ka ba? Hindi, pulis ako. Actually, nakadistino ako sa Legazpi. May inaasikaso lang akong ballistic report sa krami. Babalik din ako sa Bicol bukas ng gabi. Kailangan ko kasing tumistigo sa isang kaso eh. Hindi ba parang nakakatakot tumistigo? Hindi naman. Wala naman akong kinalaman sa takbo ng kaso. Sasabihin ko lang naman sa korte kung anong nakalagay sa resulta ng ballistic report. Ah, ganun ba? Ayos din pala yung pagiging pulis? Iba naman pag-usapan natin. Nauumay na ako tuwing pinag-uusapan trabaho ko eh. Ikaw naman ang pag-usapan natin. Sigurado ako, sa ganda mong yan, may boyfriend ka na. Ba't ba usong-uso yung linyang yan? Wala pa akong boyfriend. Sakit lang kasi sa ulo yan. Bakit naman sakit sa ulo? Basta. Nga pala, ba't sa ganitong trabaho ka napadpad?
Buti na lang, disenteng club tong napasukan mo. Para ka namang NBI, dami mong tanong. Bigay ko na lang kaya sa iyo yung bio data ko. Nakakatuwa ka naman kausap. Pero seryoso ko. Gusto ko lang malaman kwento ng buhay mo. Ba't ba gustong gusto mong malaman, eh hindi naman interesting ang buhay ko. Baka lalo ka lang maumay pag kinuwento ko. Hindi ako mauumay. Interesado talaga ako marinig ang kwento mo. Malay mo, kung sakali may problema ka, makatulong ako. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko noon kay Ronnie. Siguro ay dahil kailangan ko rin kasi ng makakausap at masasabihan ang mga sama ng loob ko. Pakiramdam ko sa sarili ko noon ay nakatagpo ako sa wakas ng kakampi at balikat na maiiyakan. Namalayan ko na lamang na nagkukwento na pala ako ng talambuhay ko sa kanya. Muntik pa nga akong maiyak noon habang naglalabas ng mga hinanakit tungkol sa tatay ko. Nasabi ko sa kanya lahat ng hirap na pinagdadaanan ko mula pagkabata. Pati dahilan kung bakit ako napasok sa club. Kahit nga ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay nabanggit ko pa. Siguro ay naawa sa akin noon si Ronnie, Papa Dudut. Kaya inalok niya ako ng tulong. Binigyan po niya ako ng calling card. Sinabi niyang tawagan ko siya kung gusto ko raw mag-aral talaga. Tinanggap ko yung inabot niyang calling card pero wala naman akong balak na tawagan talaga siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkita uli kami ni Ronnie pagkalipas ng 2 buwan. Bumalik po siya sa club na pinapasukan ko. Buti na lang at natsyempohan niya pa ako kasi noong dumalaw siya ulit sa club ay sakto namang pinapalis na ako ng manager namin. Nag-iskandalo kasi ang tatay ko roon at hindi yon nagustuhan ng may-ari ng club. Malas daw sa negosyo ang ganong may gulo sa pamilya. Napahiya kasi si tatay sa mga kabanda niya noong minsang makita ako ng isa sa kanila sa loob ng club kung saan ako nagtatrabaho. Noong makumpirma na nagtatrabaho nga ako doon ay sinabi nito kay tatay at bigla namang nanggulo si tatay sa club kaya nasisanti ako. Buti na lang at binigyan ako ng manager namin ng 3 araw para makahanap ng bagong malilipatang trabaho. Problema po yun para sa akin dahil stay-in ako doon. Makahanap man ako ng bagong trabaho ay wala naman akong matitirhan. Paano na ang pangarap kong may pagpatuloy ang pag-aaral ko kung mababawasan pa ang kaunting perang ipon ko? Hindi ko gustong isuko na lang ng ganon ang pangarap ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay, Papa Dudut. Ang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko ring patunayan kay tatay na hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Kaya nang muling ungkatin ni Ronnie ang tungkol sa tulong na sinasabi niya, ay pumayag kaagad ako. Kahit na kinakabahan ay sumama ko sa kanya pabalik ng Bicol kinabukasan. Habang nasa biyahe kami noon ay panayang dasal kong sana'y tama ang naging desisyon kong magtiwala kay Ronnie. Sa totoo lang ay grabe po ang nervyos ko noon. Pero may parte ng pagkatao ko na binibigyang katwiran ang desisyon ko. Pagdating namin ng Bicol ay tumuloy kami sa apartment ng kaibigan ni Ronnie na tinawagan niya bago kami bumiyahe. Maganda at malaki naman ang apartment at kumpleto na sa mga gamit. Base sa pagkakaayos ng buong lugar ay halatang may nakatira doon. May napansin din akong nakaparadang motor sa gilid ng maliit na garahe sa labas, Papa Dudut. Lika, tuloy ka. Apartment to ng kaibigan ko. Pinatiran sa akin na libre. Pero bihira lang umuwi rito. Madalas doon ako sa police station na tutulog. Baba ko rito mga gamit mo. Salamat. Tara, upo tayo sa sofa. Sige.
Oh, ang lalim nun ah. Iniisip ko lang yung magiging tingin ng may-ari nitong bahay sa'yo. Kasi nga nagpatuloy ka ng ibang tao. Naitawag ko na sa kanya yung tukol sa pagtuloy mo rito. Sabi ko, kasama ko pinsan ko, taga Montalban. Payag naman siya na may ibang tumira rito kasama ko. Pero syempre, hindi na libre. Naku, parang nakakahiya tuloy sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko, sagot kita dito? Pati pang enroll mo ngayong semester, ako na bahala. Dala mo ba requirements mo? Oo, pero ang… Ganito na lang, para hindi ka mailang at mag-isip ng kung ano-ano. Klaruhin natin magiging setup natin dito. Sagot ko lahat, tubig, ilaw, bayad sa apartment, at pagkain, pati pang tuition mo. Dadalasan ko rin ang uwi rito para may kasama ka sa gabi. Huwag ka mag-alala, dito ako sa sala matutulog. Ikaw, doon ka naman sa kwarto. Ano, okay na ba sa iyo yung ganon? Okay, pero sure ka ba na dito ka sa sala matutulog? Ano ba iniisip mo? Wala akong balak na masama sa'yo. Bukal sa kalooban ko itong pagtulong ko na to. Wala akong hihingi na kapalit, kaya relax ka lang. Saka hindi naman ako manyakis. Hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Sorry, hindi naman sa ganun. Kaya lang… Kaya lang, naninigurado ka. May isang salita ako, Isabela. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Kaya huwag kang kabahan. Salamat talaga. Pero okay lang ba sa'yo kung magtrabaho ako? Nakakahiya naman kasi kung pati mga pampersonal kong gamit, sagot mo pa. Naiintindihan ko na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong pera. Pero anong trabaho ang papasukin mo? Wala naman akong kakilala may-ari ng fast food dito na pwede mong pasukan kung sakali. Kaya kung GRO lang ulit ang papasukin mo, pasensya na pero hindi kita papayagan. Inalis na nga kita sa ganung trabaho tapos babalik ka pa. Marunong naman akong kumanta saka mag-gitara. Natuto ko kay tatay nung bata pa ako. Baka pwede ako mag-perform. Ayos yan ah. Hayaan mo akong bahala sa'yo. May papasok kita sa resto bar ng kaibigan ko. Huwag ka mag-alala, disente dun. Mayayaman at dikotse mga customer. Saka hindi ka gano'ng mapupuyat. Alas 7 hanggang alas 12 lang ang singer dun. 3 sets lang sa isang gabi at 200 per set ang talent fee. Ano sa palagay mo? Kaya mo ron? Oo naman. Salamat uli ha. Naku, wala yun. Mabuti pa magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. Nagugutom ka ba? Hindi pa. Nagmami tayo kanina sa terminal kaya busog pa ako. O paano? Maiwan na kita rito ah. Magre-report lang muna ako sa presinto. Pag uwi ko mamaya, bibili na lang ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Sige, ingat ka. Pinag-aral nga ako ni Ronnie Papadudot at ipinasok sa trabaho. Wala siyang ipinangako sa akin na hindi niya tinupad. Napaka-responsable po niya at organized na tao. Alam kaagad niya kung ano ang dapat i-provide sa loob ng bahay at mga dapat pagkagastosan. Malayong malayo sa tatay kong tamad at walang diskarte sa buhay. Wala rin ako naging problema sa setup namin. Maginoopo si Ronnie. Hindi ko siya nakitaan ng kahit kaunting mali siya at hindi siya nag-take advantage sa akin. Thoughtful din po siya at sweet na tao. Kahit halos hindi kami nagkikita dahil nga pareho kaming wala sa bahay sa umaga, pero sinisiguro po niyang may pagkain ako lagi. Nagiiwan din siya ng sticker notes sa pinto ng ref at laging nagpapaalala na kumain muna ako bago pumasok sa school at resto bar. 6 na buwang halos ganon ang sitwasyon namin. Tulog na siya tuwing dumarating ako galing sa trabaho at tulog naman ako kapag umaalis siya para pumasok. Tinatawagan ko na lamang siya sa tanghali kapag lunch break namin sa school para magpasalamat sa iniiwan niyang pagkain sa umaga at mga pasalubong sa gabi. Pero isang araw ay namalayan ko na lang na parang nade-develop na ako kay Ronnie Papadudot. Pinilit ko pong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Pero habang tumatagal ay parang tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya unti-unti ko na siyang iniwasan. Ayaw ko po kasing mas lumalim pa ang feelings ko sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko na nga sanang lumipat na lamang noon sa kung saang boarding house para makaiwas. Pero hindi ko naman alam kung ano ang idadahilan ko kay Ronnie. Baka isipin niyang pagkatapos akong tulungan ay basta ko na lamang siyang lalayasan.
Isang madaling araw pag-uwi ko galing sa trabaho ay wala pa si Ronnie sa apartment. Sa pagod at paghihintay ko sa kanya ay nakatulog ako sa sofa, Papa Dudut. Gising ka. Ba't dito ka natulog sa pwesto ko? Ba't di ka doon sa kwarto mo? Pasensya na. Hinihintay kasi kita. Nag-alala ako sa'yo. Kasi wala ka pa pagdating ko kanina ng alauna. Parang hindi ko maalala na kasama sa usapan natin na hintayin mo akong makauwi. Mukhang nakainom ka. May problema ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung may problema ako? May magagawa ka ba? Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Gusto ko na umupo. Ba't bang sungit mo? Ayan! Di umupo ka! Yun, nakaupo rin. Salamat ah! Galit ka ba? Tinatanong lang naman kita kasi concerned ako sa'yo. Ako galit? Nangyayari na yan. Ako pa tatanungin mo kung galit ako? Samantalang ikaw itong umiiwas sa akin? Dapat ako nagtatanong sa'yo yun eh. Ano ba nagawa ko sa'yo? Ba't bigla mo nalang ako iniiwasan na parang may nakakahawa akong sakit? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ba ako masama? Nabastos ba kita? Sabihin mo! Para naman hindi ako mukhang gago na nag-iisip ko anong kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang nagawang mali. Kaso lang… Wala naman pala eh. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi mo ba alam kung ano epekto sa akin ang ginagawa mo? Nasasaktan ako! Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat! Kasi nga mahal kita! Mahal na kita, Isabela! Sorry. Hindi ko naman gustong iwasan ka. Pero kasi ano? Trip mo lang? Buisit! Kasi ayokong lalong mahulog ang loob ko sa'yo! Ano sabi mo? Natatakot kasi akong malaman mo na gusto na kita. Teka, ulitin mo nga yung sinabi mo? Next month ko uulitin. Sa debut ko. Debut? Ibig mo sabihin 17 ka pala ngayon? Lintik! Ba't di mo lang sinabi? Ha? Hindi mo naman tinanong eh. Saka ba't ba nagagalit ka na naman? Wala. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko kanina. Tama ka. Bata ka pa kaya mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. O yan. Matulog ka na uli dyan sa sofa. Sandali, Ronnie. San ka pupunta? Sa lugar kung saan walang minor de edad na tulad mo. Papadudot yung paghihintay ko kay Ronnie ay nauwi sa pagtatalo. Dumating siyang lasing mga alas tres ng madaling araw at nagkasagutan kami. Ang buong akala ko ay okay na kami matapos naming masabi ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang nasabi ko na ikinagalit niya, Papadudot. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay siya naman ang parang umiwas sa akin. Bigla na lamang po siyang hindi na umuwi noon sa apartment sa presinto na siya laging natutulog. Aaminin ko, Papadudot, na nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lamang siyang nagbago. Ako naman tuloy yung nag-isip kung ano ang nagawa kong kasalanan. Kung sa bagay, naisip kong baka nga mas mabuti na ganon para masigurado ko rin ang nararamdaman ko. Baka mamaya ay nababaitan lamang ako sa kanya kasi super sweet at thoughtful niya, Papadudot. Pwedeng na-attract lamang ako kasi napaka-gentleman niya. O baka naman sobrang tumatanaw lamang ako ng utang na loob. Naisip ko rin na baka nakikita ko lang siyang father figure. First time ko po kasi na magkagusto at humanga sa lalaki,
kaya nalilito ako. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay wala akong naging interes sa mga crush-crush noong mga panahong yon. Nakafocus lang talaga ang isipan ko noon na makapagtapos ng pag-aaral. Kung paano ko kikita para may pambaong sa eskwela. Kaya wala akong panahon na magkagusto sa lalaki. Tsaka bago ko nakilala si Ronnie, may punto na ang tingin ko sa mga lalaki ay puro katulad lamang ng malupit kong tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mga 2 linggo na noon mula noong simula na kong iwasan ni Ronnie. Nakakalungkot kasi nag-18 ako nang hindi niya alam. Siya sana ang gusto kong kasama noong dibuko at unang beses ko sana yon na magse-celebrate, pero nag-birthday pa rin akong mag-isa. Kung sa bagay ay sanay na akong lumilipas ang espesyal na araw na baliwala lang. Pero isang gabi noon ay may isang customer na nagpupumilit na ihatid ako pagkatapos ng set ko sa resto bar. Siyempre tumanggi po ako. Ayoko po kasing may makaalam kung saan ako umuwi. Nakakahiya naman kasi kung may lalaking dadalaw-dalaw sa akin sa apartment. Parang kabastusan yon sa part ni Ronnie dahil siya ang nagbabayad ng renta. Nakikitira lang naman ako roon. Pero nakakainis dahil napakakulit talaga ng customer na yon. Talagang pinipilit akong sumakay sa kotse niya kahit na binabara ko na siya ng matindi. Katatanggi sa alok niyang paghatid, Papa Dudut, ay buti na lang biglang dumating si Ronnie. Nagmamadali akong sumakay sa motor niya at iniwan namin yung makulit na customer at bumiyahe kami pauwi, Papa Dudut. Umag na yun. Anong sabi sa'yo nun? Gusto niya akong ihatid pa uwi. Gusto kang ihatid? Baka gusto niyang ihatid siya ng bala ko sa huling antungan niya. O baka naman kasi pinakita mo ng motibo, kaya naglalaway sa'yo ng parang aso. Anong motibong sinasabi mo? Sa loob pa lang ng bar talagang makulit na yun. Lasing na kasi. Kinukulit ka sa loob ng bar pa lang? Anong sabi ni paring Eric? Wala si boss kanina eh. Ah, kaya pala nakabuelo ka. Kasi walang bantay sa'yo. Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? Hindi mo alam, kahit hindi ako nagpupunta sa trabaho mo, nakasubaybay pa rin ako sa'yo. Kaya alam ko kung may tukbol na pumuporma sa'yo. Ba't ba ganyan ka makapagsalita? Kasalanan na ba ngayon kung may kumausap sa'kin? Mapipigilan ko bang mga customer na kausapin ako? Tsaka ano naman sa'yo kung ligawan ako? Wala naman batas na nagbabawal ligawan ng mga single, ha? Ah, kaya ba nagpapaligaw ka sa trabaho? Akala ko ba gusto mong makatapos ang pag-aaral? Komo ba may nandiligaw sa akin, hindi na ako makakapagtapos? Saka kasama ba sa usapan natin na bawal magpaligaw sa trabaho? Parang wala naman akong maalala. Ah, ganun. Di nagpapaligaw ka nga. Langya talaga. Ano ba, Ronnie? Huwag mong sipain yung upuan. Atat na atat ka na pala magkaroon ng lalaki. Kating-kating ka na pala. Ba't ka pa lumalayo? Andito naman ako. Ba't di na lang ako subukan mo? Sisiguraduhin ko sulit na sulit ka sa akin. Bastos ka! Anong akala mo sa akin? Uhaw sa lalaki? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako kilala. Bakit? Nagpakilala ka ba? Hindi mo nga sinabi sa akin kung ilang taon ka na talaga eh. Dahil lang ba sa pesting edad na yan, kaya binabastos mo na ako? Bakit di mo na lang kasi ako diretsahin na nabibigatan ka ng kasama ako? Na napipilitan ka lang na panindigan ang mga pangako mo? Maiintindihan ko naman kung gusto mo na akong paalisin eh. Wala ka naman talagang obligasyon sa akin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ba kasi pinagpuputok ng butsi mo? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako nagkaganito. Hindi ko alam paano sasabihin, nagsiselos ako. Nagagalit din ako. Ayokong may ibang lalaking umaligid sa'yo. Ayokong poporumahan ka na kung sino-sino. Lalong ayokong may nambabasto sa'yo. Dahil pag nagkataon, makakapatay talaga ako.
Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang meron sa mga salitang yon ni Ronnie, pero damang-dama ko ang sobrang pagmamahal sa mga sinabi niya. Kaya pagkatapos ng gabing yon ay muli kaming nagkaayos. Dahil nga mahal ko rin naman talaga siya ay nagpa siya na kaming iakyat sa next level ang aming relasyon. Tuluyan na po kaming nagsama na parang totoong mag-asawa. Naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin bilang magka-live-in. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga at pagmamahal ni Ronnie sa akin. Lagi siyang nakasuporta sa lahat ng bagay, lalo na sa aking pag-aaral. Siya ang unang-unang pumupuri at nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Siya ang naging support system ko sa pagsisikap kong abutin ang mga pangarap ko. Kitang-kita ko sa kanya na proud siya sa bawat achievement ko, Papa Dudut. Yun ang mga bagay na hindi ko naranasan sa poder ng sarili kong ama. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay naranasan ko kung paano pahalagahan, alagaan at mahalin. Pakiramdam ko po noon ay hindi na ako mag-isa sa laban sa buhay. Ronnie's love brings out the best in me, Papa Dudut. Kaya naman, ibinuhos ko rin ang lahat ng kaya ko para sa aming pagsasama. Saka pa lang sana namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal kapag tapos na ako sa pag-aaral. Pero ang lahat ng planong yon ay hindi rin pala matutupad dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. 20 years old na ako noon at 39 na si Ronnie. Nakakatuwa sana kasi 2 years na kami noong nagsasama. Pero yun din yung panahon na dumating ang isang dilubyong sumubok sa aking paninindigan bilang babae. Natuklasan ko po isang araw na may pamilya na pala si Ronnie. Meron na siyang asawa at mga anak. Dumalaw kasi ako noon sa presinto nila para sana sorpresahin siya sa second anniversary namin. Pero ako po ang nasorpresa. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay parang nagmukha akong tanga. Sinamantala ni Ronnie ang sobrang tiwala ko sa lahat ng mga sinabi niya. Isang pulis sa presinto ang nagsabi sa akin na ang opisina ni Ronnie ay nasa crime laboratory na nasa loob ng kampo. Dali-dali akong pumunta roon para patunayan sa sarili ko kung totoo nga na naroon si Ronnie. Pero hindi ako pinatuloy ng guard sa gate noong sabihin ko kung sino ako at sino ang sadya ko sa loob. Hindi raw ako maaaring tumuloy dahil kararating lang daw ng tunay na asawa ni Ronnie galing sa Maynila at baka magpang-abot daw kaming dalawa. Hindi naman po ako sinigawan ng guard ng mga oras na yon. Pero parang bigla akong nabingi. Daig ko pa ang nabagsakan ng bomba sa mga narinig ko. Dalawang kasinungalingan ni Ronnie ang natuklasan ko ng mga sandaling yon. Kaya pala bibihira na niyang banggitin ang tungkol sa trabaho niya pati ang tungkol sa kasal namin ay parang iniiwasan niya kapag nag-uungkat ako. Sa sobrang tiwala ko at pagmamahal ay hindi ko na napansin ang mga kakaibang kilos niya noon na parang laging may tinatago. Bago pa ako mapaiyak ay umalis na ako ng kampo na yon at umuwi na. Habang pauwi sa apartment namin ay isa-isang nag-flashback sa isipan ko ang gabing nakilala ko si Ronnie. Hindi pala siya naiiba tulad ng inaakala ko. Bakit ka umiinom? May problema ka ba? Hindi ka naman umiinom ha? Huwag mo akong matawag-tawag na han, demonyo ka! Manluloko! Ano bang problema mo? Akin na nga yan! Bitawan mo yung baso, Ronnie! Akin na sabi! Huwag mong hawakan tong baso ko! Walang iya ka? Wala ka ba talagang balak umamin? Paninindigan mo talaga yung drama mo? Baag-maagan talaga yung acting mo? Ano bang sinasabi mo, han?
Huwag ka na kasing umarte dyan na parang wala kang alam sa sinasabi ko! Demonyo ka! Alam ko na lahat, Ronnie! Alam ko nang may pamilya ka na! Sorry, hindi ko naman ginustong saktan ka. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa ganito? Na ano? Na malalaman ko rin pala na niloloko mo ako? Alam mo, ang sakit lang kasi nagtiwala agad ako sa kabaitang pinakita mo. Akala ko totoo lahat yon. Akala ko wala ka talagang ibang intention sa akin kaya mo ako tinulungan. Yun pala, kinukuha mo lang ang loob ko. Tulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala! Wala naman talaga akong ibang intensyon noon. Gusto lang naman talaga kitang tulungan. Hindi ko naman akalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman pinlano to. Pinlano mo! Kasi kung hindi, sana sinabi mo kaagad! Para nagkaroon man lang sana ako ng chance makapag-isip bago nakipagrelasyon sa'yo. Kung gusto ko bang maging kabet o hindi. Sana sinabi mo para nagkaroon ako ng choice. Pero hindi eh. Umpisa pa lang, sinadya mo ng magsinungaling. Isabela, sasabihin ko naman talaga eh. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Pwede ba yun? Paano yung asawa mo? Hindi mo siya mahal? Palagay mo maniniwala ako sa'yo? Nire-respeto ko siya dahil nanay siya ng mga anak ko. Yun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Please naman, unawain mo ko. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito katindi. Hindi ko pa ito nararamdaman sa kahit sinong babae, kahit sa asawa ko. Isipin ko pa lang na mawawala ka sa akin, parang hindi ko na matatanggap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Ronnie! Palagay mo natutuwa ako sa sinabi mong ako lang ang minahal mo? Anong kasiguraduhan ko na hindi mo rin gagawin sa akin itong ginawa mo sa asawa mo? Kapag nakakita ka ng higit sa akin, anong assurance ko na hindi mo rin ako lolokohin? Ngayon pa nga lang, hindi mo na kayang maging tapat sa akin eh. Kaya please din, tapusin na lang natin to. Naayusin ko na mga gamit ko. Bella, please naman. Huwag mong gawin sa akin to. Pag-usap tayo. Teka lang, sandali. Pitiwan mo ako. Uy! Ano ba bang gusto mo pag-usapan natin? Malinaw na sa akin lahat. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kaya kung totoong mahal mo ko, hayaan mo na akong umalis. Huwag mo akong ilubog ng husto sa kasalanan. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap maging kabet. Wala nang nagawa si Ronnie nung umalis ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay hindi ako makahinga sa sama ng loob. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Mas grabe sa sakit na nararamdaman ko noong lumayas ako sa amin. Umiiyak akong daig pang namatayan habang sakay ng tricycle papunta sa boarding house ng kaklase ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Ronnie ay saka ko lang naisip na masyado pala akong naging desperadang makaranas ng pagmamahal. Deep inside pala ay isa rin yon sa mga pinapangarap ko. Yun din kasi ang kulang sa buhay ko. Hindi ko naranasang mahalin simula pagkabata kaya nahulog ang loob ko kay Ronnie dahil pinunan niyang lahat ng kulang sa akin. Dumating siya sa buhay ko na parang knight in shining armor. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay hindi pala lahat ng love story ay may happily ever after na ending. Gaya na lamang ng sa aming dalawa. Kalaunan ay natanggap din niya ang pakikipaghiwalay ko. Nabalitaan ko na nagpalit na siya ng destino. Naiwan naman ako sa Bicol at tinapos ang tatlo pang natitirang semester ko sa college. Nag-working student ako at tinuloy ko ang pagtugtog sa resto bar ng kaibigan ni Ronnie. Hindi naman naging kaso sa may-ari ang paghihiwalay namin ng kaibigan niya. Ipinakiusap din ako ni Ronnie sa kanya na alalayan ako.
Bigyan lang ako ng trabaho hanggang sa makagraduate. Nakatulong ang trabaho kong yon para matustusan ko ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Nang makapasa ako sa board exam at matanggap na teacher sa isang public school sa Legazpi, ay umuwi ako sa bahay namin sa Muntalban para kumustahin si tatay. Pero napaiyak ako nang abutan ko siya na nasa nakakaawang kalagayan at nag-iisa. May sakit na ito sa atay at iniwan na siya ni Chamarisa. Isang linggo ko rin siyang inalagaan sa ospital bago namatay si tatay, ay nakahingi pa siya ng tawad sa akin sa lahat ng pagkukulang niya. Lumipas kang maraming taon, Papa Dudut. Sa ngayon ay masaya na akong naninirahan dito sa Daraga Albay. Malapit lang po ito sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Nakatakda akong ikasal sa aking boyfriend na hindi ko na lamang papangalanan. Natagalan man bago ako natutong magmahal muli ay hindi ko pinagsisihan ang lahat. Nalimutan ko na rin ang sakit ng nakaraan ko pero hindi ang mga aral na natutuhan ko sa mga taong naging bahagi ng kabataan ko at gaya ni tatay at ni Ronnie. Silang nagturo sa akin ng kahulugan ng self-love. Pinili kong mahalin ang sarili ko para makapagbigay ako ng puro at totoong pagmamahal. Tulad ng pagmamahal ko ngayon sa aking newfound love. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. At sa lahat ng mga kabarangay na palagi nakatutok sa inyong programa. Salamat ng marami sa pakikinig sa aking pinagdaanan. Taus-pusong pasasalamat din po sa inyong programa sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi ito ang aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na wa ay manatiling number one sa himpapawid ang Barangay LS. Sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal at sa lahat ng bubuo ng Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay, Isabella. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!